Hello, good morning. Welcome po ulit. Dito na po ako sa aking kusina. Ngayong araw na ito po, gagawa po ako ng tinatawag nilang rice with shrimps. Masarap po siya, pero para rin po siya nagluto tayo ng biryani na manok. Kaya lang, ang gagamitin po natin ay shrimps. So, ito na po ang aking mga ingredients. Papakita ko po sa inyo. Ayan po. Ayan po ang aking ingredients. Meron po ako ditong ito po, may bawang at luya. Meron pong sibuyas at kamatis. Kinayat ko lang po, pinag-apat ko yung isang piraso dahil maliliit lang po siya. Meron tayong cinnamon stick, merong nor cube, meron tayong cardamom seeds, at meron tayong smar, at meron din tayong bay leaf. Ngayon, meron ako ditong dalawang takal na bigas, at ang ating shrimps na gagamitin, at tubig po. Ngayon, ito naman po ang ating pampalasa, ang ating lemon powder, ating ang gamit kong black pepper, at ang ating cumin powder. Ayan po. So ngayon po, i-start ko na po. Magpapainit lang po ako ng aking lutuan. Ayan po, mag-start na tayo. Lalagyan po muna natin ito, painitin muna natin ang konti ang ating lutuan. Ngayon po, lalagyan na po siya natin ng ating oil. Pag-isa lang po natin. Tapos lagay po natin, may butter po, hindi ko pa na nakano. May butter po. Aluya at saka bawang. Pagsabayin na po natin. Kayaan po natin na medyo mag-brown-brown ng konti ang ating bawang at saka ang ating luya. Sarap na po ng amoy niya dahil nasusunog na ng konti ang ating sibuyas. Ayan po, luto na ang ating sibuyas. Sunod na po natin ang ating kamatis. Thank you.
habang hinihintay po natin maluto ang ating kamatis, ito po, ginagamit ko po ito kung ang hahalo po natin ang ating tawag dito, yung ating pampalasa po ay tulad po nito, itong ating mga ilalagay sa sahog. Ayaw po natin makahalo dahil gagamit po tayo, maglalagay tayo ng kanin. So, ayaw po natin itong makasahog sa kanila. So, ito po, ipapasok natin dito para matimplahan lang ang ating niluluto na hindi po siya sasahog sa loob. So, ating ilalagay lang po dito. Ganyan na po. Ilalagay natin ito lahat. Nasa loob na ng ating mga ng ating papalasa. Ito po yung ating mga pangsahog. And po, ilalagay po natin ito siya mamaya na po pag nilagyan na po natin ito siya ng tubig at kumukulo na. Yan po ang paglagay natin. So, tingnan na po natin. Pwede na po natin idagdag ang ating shrimp. Tatanggalin ko lang po natin, okay? Ayan po, ilalagay na natin ang ating shrimp. Lalagyan na po natin ang isang ating cube. Ay, nauna nang nahulog. Tapos po, lalagyan na natin ng tubig. Dadamihan po natin tubig dahil maglalagay po tayo ng kanin mamaya. Dito po natin ang kanin, isasabay po natin dito sa ating pagluluto. Iyan lang natin muna siya. Ngayon, ilalagay na po natin to. Ayusin po natin huwag makalabas dahil para hindi siya makain mamaya. Kung kumakain na tayo ng kanin, hindi siya makakasama sa ating kanin. Ayan po, ilulubog po na. Tapos, takpan na lang po natin ito. Pakukuluan po natin to ng hanggang 15 minutes po. Tapos, iaahon natin yung ating kalahating shrimps dahil yun po ay gagawin nating pantapik sa ating kanin. Babalikan po natin siya. Ayan po, kulong-kulo na ang ating. Ayan po, tatanggalin po natin yung ibang shrimp nito dahil lulutuin po natin siya. Yan po ang gagawin kong topping na yun. Yung pong dito, meron po dito po sa maliit kong kawali, meron po akong sibuyas. Yung tatanggalin ko po ditong tawag dito, shrimps, lilipat ko po dito. Dahil gagawin ko po siyang pantapping mamaya. Ayan po, lilipat ko lang po dito. Dahil marami naman po yan.
Shrimps lang po ang kailangan. Po, lalagyan na natin, dagdagan po natin ng nung isa pa nating narcube. Ibig lasak na ulit natin po. Ayan. Tapos maglalagay na po tayo nitong ating iba pang mga ingredients. Lagyan na po tayo ng powder natin. Ating kumin. Patukay natin. Natitikman po natin kung okay na ang kanyang lasa para mailagay na po natin ang ating kanin. Nabigas pala. Ayan. Lapit na. Dagdagan po natin ng konting asin. Ayan po. Ang sama naman pag sobrang alat ng ating kanin. Yan po. Lalagyan po natin. Tanggalan ko lang po muna ng tubig. Lulubog na natin ng ating bigas.
Ayan lang po muna natin siyang kumulok. Masunog ang ilalim. So, kailangan ko kayo ng konti. Ayan po. Ayan lang. Tapos, inaan nyo na lang po. Babaksan mo ulit natin. Inaan nyo na lang po ang inyong. Ayan lang natin hanggang matuyo ng ating sabaw. Naghihintay po ako dito muna sa aking pagkakamay na ito. Magagawa ako ng soup. Na po. Ayan lang po natin siya. Hanggang mainin po siya. Ayan lang po. Lagyan po natin siya na. Lumilaga sa ilalim. Pero dito sa ilalim. Lumilaga. Putin na natin kung luto ng ating kanin. Ayan po. Ayan. Konting ano pa natin po, maya-maya na natin iahin, ahunin. Hayaan muna natin ng mga 5 minutes pa. Lulutuin ko po muna ang aking pang-toppings. Ito po ang aking pang-toppings. So, lulutuin ko po muna siya. Yan po, ang ating pang-toppings, lulutuin natin. Ito po kanina, nilagay ko yung sibuyas at saka yung ating shrimps. Ngayon, dadagdagan po natin siya ng butter. Yan po. Konti lang. Yan po. Ilalagay natin ng butter. Tapos, dagdagan din po natin ng konting oil. Yan lang. Tapos, ayan lang po natin maluto ng konti. Ngayon, dagdagan po natin siya ng coriander leaf.
Dito po may iniwan ako ng coriander leaf. Lalagay po natin siya sa ating mixture para magkaroon po siya ng lasa na mabango. Saka masarap po siya kayo. Ngayon po, lalagyan na natin siya ng ating pepper. Lalagyan po natin itong lemon powder. Kunti lang po. Tapos lagyan din natin ng ating cumin powder. Nakakaalis po kasi ang cumin powder sa lasa ng tawag dito. Di ba po ba pag ang amoy ng malangsa yung natin, yung ating shrimps. Pag nilagyan mo po ng cumin, nakakaalis po yun. So, kumbaga, nawawala yung langsa ng ating niluluto. Ito. Pasaluin na ulit natin. Lagyan lang siya natin ng konti asin. Kaya natin maluto siya. Spray na po siya. Atin na pong ilalagay sa ating paglalagyan. Iahunan natin. Ayan na po siya. Thank you.
kanilang lunch ngayong araw na to. Yan po. Nalagay lang po natin dito. Oh, sorry. Sorry, kanin. Lalagyan na natin ito sa ibabaw. Ayan na po, ang aking pong naluto. Ayan na po siya. Ang aking tinatawag na rice with shrimps po. Yan po ang luto ng rice with shrimp dito sa Kuwait. Kaya maraming salamat po sa inyong panunod sa aking luto ngayong araw na to. Sinabayan niyo po ako sa paggawa ng aking lunch ngayon sa araw na to. Maraming salamat po uli. Sana po huwag niyo makalimutan na i-subscribe at ring na rin po ang bell para po sa mga i-upload ko pa pong mga video. Ito na po. Thank you po. Thank you po sa inyong lahat. Salamat po uli.